Kaaba ng Panginoon. Mariyan, unahang tumakal kayo sa iyong puso. Pinalangin ko ng Panginoon sa salita at sa pagtanggap sa kanya sa aming mga puso. Kristo, bawal ng Diyos. Kristo, bawal ng Diyos. Nakalulungkot sa pangalan ng Diyos.
Panginoon Jesus, dumating ka na ang huwag na magawa sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay dalakawa ang iyong pagparito kasama mamahal ng Espiritu Santo, magpasawala ng God. Amen. Pagbasa mula sa kanilang aklat, isa rin. Si David ay tiyanatan na nakapagas ay nangangangin. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya nagbanda ng kanilang mga aklat. Tinawag niya na sila kaya at sila. Nakikita mo nakatira ako sa tatay ng sila. Ngunit ang kabanag ni Pag, ay sakot na lang. Sumagot sila ka. Isagawa mo ang iyong inisip sapagkat ang Panginoon ay sumasahin. Ngunit na gabi yun, sinabi ng Panginoon kay Marco. Ganito ang sabihin mo kay gabi. Ipagtatay mo ba ako ng tangan? Inalis kita sa pagpapastol ng upang gawin ninyo ng bayan sa iyo. Kasama mo ako sa anong tao at lahat ng mga aawa ay ating nilito. Dapat kong makita ang inyong pangalan tulad ng mga makitang tao sa Haiti. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko matutuloy. Wala ba magbala sa kanila ko? Wala nang aalitin sa kanila tulad ko nila. Buhat na magbala ako ng kanila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang magbala sa iyo. Gawag dito, ako ang Panginoon at nagsasabi sa iyo. Matatatakin mo ang iyong sambahala. Pagkamatay mo, isa sa inyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Pinilanggan niyo ko siya mata at ako'y na may magiging kamalian. Magiging matapat ang inyong sambahayan. Ang inyong kaharian ay hindi mawawagin sa aking pamilya. At mananatili ang inyong ako sa likaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pabuti sa inyo, Panginoon. Dumating ang oras ng kahanap ni Elizabeth. Noon pa na ngayon, napuspos na Espiritu Santo si Zacarias na maniwag at nagpahayo ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sa lugar ni Ringam niya at inalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa ipinitabit ng kanyang lingkod. Ipinangaral niya sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan ng propeta o muna na iligtas niya tayo sa aming mga kaaway at sa pangangarapan ng napungkot sa amin. Ipinangaral niya na pahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal at ipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa aming mga siyabra at iniligtas tayo sa aming mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay nagawaling propeta ng kataas-taasan sa lugar mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraan at ituro sa kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa mga lupang mahabagi ng ating Diyos, magbubukaw niyo ay sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kaliliman at masaligid ng kamatayan at patumbayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinabuhay ka namin ang Panginoon sa Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Tayo po ay nasa uling araw na ating pagtutubena. Ito na yung ikasyam na araw ng ating paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Sino nakakumpleto ng siyang naharap? Salamat naman po. At kayo kapag nakakumpleto ng siyang naharap, kahit na tayo ay nanona at naundok ng mga nakalipas na araw. So ang Diyos, Diyos ang magpapala sa inyo. Pero bahagi muli na aking paninilay kasi sabi nga natin tayo ginagabayan sa pagdiriwang natin ng ating dakilang yubileo na Diyosis ng San Pablo sa acronym na salamat po. So S, simula ng ginito ang yubileo. A, hanggang ang Diyos na sama-sama ng dalagbay. L, lakas ang loob sa oras ng pagsubok. Aliw ng kaluparan ng pangako ng Diyos. M, makainang pagbabay ni Maria. A, alagad na nagbibigkod ng tapat. T, tulong na walang upay. T, pagbinanlan ng pagiging Kristiyano o oras ng panahon ng paglago at pagbunga. Oras ng panahon ng pagbago at pagbunga. So, bahagi mo lang saan ay tayo tinatawag panahon pa. So, oras ng panahon.
off-season, kung tawagin ko lang, kasi meron tayong panahon o ng Adviento. Then pagkatapos ito, tayo papasok na sa panahon ng Christmas. Ito ay panahon na pagbago, paglago, pagbunga. Ay siguro po tayo na nakakusan ay makita natin na ang kinakailangan din namin yung mga itinanim natin ay ating din i-harvest. Kinakailangan din natin na makita yung lahat na namin mag-isikap na magkaroon ng tunay na pagbabago. We heard Mary's Magnifica, yung po nakalipas ng mga ebanghelyo na nagpapahayag ang puso ko yung nagpupuling sa Diyos. Yung po ang ibig sabihin na awit ni Maria, ang tawag natin ay Magnifica. Now we have Zacharias Benedictus. Yung pong awit na ipinamanhin sa atin, yung pong ipamhero natin, ang isa rin pong awit, ang tawag natin ay Benedictus. Isa rin pong pagpapahay. Kaya pagpapahay po, aking talimitang inaawit na yung awit ni Maria, yung Magnifica. Ano ang mga elemento ng pagbabago at pagbunga na may tuturo sa atin ng aming ebanghelyo, ang awit ni Zacharias, ang Benedictus? Ano ang makikita po natin ang mga ding araw natin, lalo-lalo po ngayon, na nalalabing na ang pagdating ng ating mananako. May tatlo po na maging bahagi ng ating paninilay para po sa araw na ito. Pagbabago, paglago. Una, yung pong salita Benedictus. So, ibig sabihin ng Benedictus ay blessing. Mula po sa salitang Latin, pagpapala. Kalimutan, narinigin natin ang mga salitang pag-bless ka muna. Baka ba may bago sa sakyan, bagong bahay, bagong lipa, bagong lupa. Yung kapag tayo ay maglalakbay, may mga nagpapabless, lalo-lalo na yung mga malalayo, yung mga pupunta sa pagsusulit, maging ito man ay sa kanilang exam sa pag-aaral, o maging ito man ay kukuha ng visa, ay ilan lamang sa mga lumalapit para magpa-bless. Pero bakit tayo po natin, no? Dito sa awit ni Zacharias, ang isang pagkatao na kung saan ay nais niya, no? Nais niya na bakit tayo po tunay na paglago sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkabala na ibinibigay ng Diyos. Dito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at dinalaya ang kanyang bayan. Sing this, bless the Lord, the God of Israel, for He has set His people free. So, mami na kung saan ay nakita ni Zacharias na
Kunayos natin ang makita ang tunay na pagbabago at paglabo sa daigdig na ito, kailangan natin na makita una higit sa lahat ang pagkilala sa Diyos. Sa unang pagbasa ko natin, narinig natin sa ikalawang sulat ni Samuel na kung saan ay si Jesus, na kung saan ay si Hari David ay ipinamanhin sa pamagitan ni Nathan. Sinabi kasi yung propeta ng Diyos. Sabi niya ay inuang kanyang binigyan pa siya ay ipagkakawa ko na templo ang Diyos, ang kanyang gawa ng tipang. Yun ang pumasok kay Haring David. Ano sabi naman ng Diyos sa pamagitan ni Nathan? Sabi niya, pagpapalain ko ang Israel, pagpapalain ko ang iyong pag-ahari. Bibigyan kita ng higit na siguridad. Hindi ka natin ang palain ng iyong mga kaaway. Kinakailangan mo natin ng mga leader katulad ni Haring David na inuuna ang Diyos. Sana po yung ating mga ipuhulog mga maging leader sa atin. Ngayon pa rin may banal na pagkatakot sa Diyos. At ang unang binibigyan niya ay humingi ng gawain mula sa Diyos. Sa malapad niya mo, kung kayo nakapunta sa malapad niya, mayroon yung chapel at mayroon mismo naka-assign na chapel sa malapad niya. Ayaw ko lang mo kung ang pangulo ay palagi nagsisipa. Pero may chapel doon. May misa doon. Pero sa akin po, yun ang makita ng mga tao nagnanamis na babayan ang bawal ng Diyos. Makita yung tunay na pagkabay, katulad na ipinahayag ni Haring David at ni Zacarias. Pangalawa, puntos na kung saan ay huwag natin kalimutan sa darangay ng paglago at pagbuma. Ay ang kahalagahan ng oras. Napakalaga po ang oras. Ang pagbabago ay maaaring magsimula at ang oras. Pero huwag din natin kalimutan na ang timing ay mahalaga. Kinakailangan natin yung timing natin. Hindi pwede magsimula ng paglago o ng pagbabago. Rest day mo. Hindi mo pwede. Ay, rest mo eh, no? Araw para gawin mo pahinga. Tapos sasabihin mo na dito pa magsisimula ng panibagong programa o proyekto. Huwag natin i-juggle yung aking po panahon ng pagdilos. At saka para masano namin na talagang tayo ang busy dito sa dapatin na gawain. Hindi rin pwede na ang simula ka ng panibagong pagdilos ay sa huling araw na iyong pagpasok, kung huling araw ay Biyernes, diba? Mabibitin ka. Dapat pa naman, simula ka naman, kahit pa naman ang Miyerkules, yung iba talaga ang sinimula nila, Lunes. Kasi ilang unang araw ang pagpasok. Hindi sa panahon ng tayla. So, bahagi po, napakalaga yung timing. May oras na inakda ang Angel Gabriel kay Zacarias. Kung yung mga alala, doon sa
sa panahon na pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Zacarias, noong si Zacarias ay nagdalo ng kamangyang sa templo ng Jerusalem. Kaya no, dahil sa hindi ang pagpapaniwala kay Anghel Gabriel, anong sabi ng Anghel Gabriel sa kanya? Ikaw ay magbibinig at hindi ko kapagsasalita. Saan? Hanggang kailan? Hanggang hindi natutupad ang mga pangyayari nito. So 9 months. 9 months na binig at ibig si Zacarias. Kailan na lang siya nagkaroon ng pagkakaroon sa iyo kapagsalita? Ay di noong ang kanyang anak si Juan Bautista ay binyagan ang kanilang pagbibinyag mo na yung pagtutuloy. Binigyan ng pangalan. At ano yung pangalan na ibinigay? Juan ang kanyang pangalan. Isinulat na yung puli pang ilang na nakalipas sa araw. Kaya, anong nangyari na ito? Ito, nakapagpapuli si Propeta Zacarias. So, timing mo, napakalagay yung timing. Alam-alamay ng mga anak, di na kaya kapag hihingi ka ng bako, o hihingi ka ng extra na pera sa magulang, kinakarang na timing, na timing na no, hindi malinig ang ulo ng tatay. So, kung hindi mo, sa paglago, at makita natin sa pagbabago, kinakailang pumiliin tayo ng tamang oras. Pangto, tatlong elemento po para po makita natin na ito yung panahon ng oras ng pagbabago at paglago. Pero, patience, pagpapasensya. Bahagi yun ako sa iwan natin kalimutan. Bakit? Growth does not come easy. Hindi na wala yung paglaro na hinahangat ng tao sa kalimutan nito. Hindi talaga ba? Hindi talaga na nakikita yung paglabago na hinahangat natin sa lipunang binagalawa natin. Makakawin siya natin ito. No? Para tunon sa mga magulang na pala sinisermonan ng inyong mga anak. Tagal kung isang kapag kayo nagsisermon, ginagin din. Malalaki na yung mga anak, mga binagay na lahat yan. Yung pala nang sinisermonan mo, why? Pero that's not that easy. Hindi ko lang magaloy na kung saan yung tao na natin na nagpapago ang tao. Kung yung makita natin na matagal, tagal, matagal, bago makita agad ang tunay na pagbabago at paglago sa isang tao. Kaya ang pinakalang pinakailangan ng mahabang pagpapasensya. Istagin din mas pastor sa tayo. Kumisan sa mga tao na kalimitan binibigyo natin ang halimbawa kalimitan dito, no? Yung mga lakang di business. Kumisan na ay kumita ako. Kaya ako naman yung magandang tendency. Kumita lang na sa kanilang bagong business ay kalalangas pa lang, 2 buwan pa lang, 3 buwan. Ano ka ba yung gusto mong tuloy? Ay mag-expand ka agad. Ay, ikaw yung nagsimula ng November, December. Yan yung mga magtawagan ko namin yung mga yun ay panahon na talaga ikaw ay kikita, sino ba yung December. Pero may mga tinatawag ng mga limas, ay mag-expand ng agad. Kaya kung kumisa, may mga business na nanonubol. Bakit? Ay wala pang stability. Ay nagkaroon ka agad ng expansion. Ay babagsak ang negosyo. Wala po yung constant barrier na tinatawag po ng mga mathematicians.
Kinakailangan mo makita yung force of the Lord. Para mo, ah, talaga natin talaga, stable na talaga ang Lord. Kasi baka mangyari ito, ay kung tawagin mo natin ay artificial lamang yung napagin na paglago sa buhay ng tao. Magiging kayo sa negosyo o magiging sa pang-araw-araw natin mag-iwas sa daliting na ito. Pasensya ko, kailangan natin. We must remember na bago ang mga bahala ni Maria at ni Zacarias sa mga pagpapala na ito, dahil nakita nila yung pagdating ng tagapagligtas na si Jesus, ay no, it took the Israelites 3,000 years sa kanilang paghihintay sa pagdating ng tagapagligtas na wala iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Yun ay doon sa mga naniniwala sa atin na dumating na ang Mesiyas. Pero sa iba, hanggang ngayon, ay 5,000 na. 5,000 years. Hanggang ngayon, para sa kanila, naghihintay pa ng Mesiyas. Pero ano ang ibig sabihin? Pero hindi naman natin kinakailangan ng libo-libo mga tao. Libo na 10,000 na years. Therefore, we are like that. Pero ibig sabihin, ay pag pinag-usapan natin ang paglago at pagbabago, ay we have to extend a lot of effort habang pa tayo ay may panahon na ano, magpasensya. Yun po isa sa mga constant variable natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Huwag tayo mag-inip at nawakapatulong tayo sa karanasan ng mga Israelita. So ito mong tatlong ito. Tatlong ito para makita paglagay natin ang tunay na pag-ilos na pinamamanit ng Panginoon pa para puro sa oras ng parahon ng pagbabago at paglago. Una, makita natin ang patuloy na pag-ilala natin sa Diyos na nagpapabalaan. Pangalawa, makita natin yung kahalagahan ng timing ng ating mga pag-ilos. Lalo-lalo sa usapin ng pagbabago at paglago. Pangatlo, ang kahalagahan ng pagpapasensya. At iayon natin sa mga parang buong iayon natin ang mga ito kasama ng ating mga panalag at pagsisigaw sa bagay ng Jesus na isisilang sa sapsapa na ipagdiliwan natin simula mamayon natin. The culture will renew us this Christmas. Surely will renew us this coming Christmas and on the coming of the civil year 2016. Itulog namin ngayon sa kanya ang aming mga pangailangan.
Sa ginagawa